What's up mga patid, Kuya Dato, kamusta na kayo? Meron naman akong ikikwento sa inyo ngayon na bagong NFT game. Okay, bago tayo mag-start dito guys, kailangan nyo munang tandaan to. Pag merong NFT project, titignan nyo sa sarili nyo kung long term to, middle to, o short term to. Okay, so hindi kasi lahat ng NFT games is a long term, o hindi naman din short term lahat. Meron minsan mga scam, o merong mga alanganin na mga project, okay? So, ito naman, ang ikikwento ko naman sa inyo is a little bit excited. So, para siyang ano eh, top-up game. Kasi bibili ka ng ano, token nila, tapos bibili ka ng NFT nila, tapos yung NFT na yon i-stake mo. Nagiging uso na kasi ngayon yung NFT ini-stake. Okay, so pag sinabi namang stake, yung parang dinideposit at nilalak mo doon para magkaroon ka ng reward. So, parang ganun yung sistema. So, ang ano naman na to, ang project na to is Binance Smart Chain. So, i-reviewin natin to and magbibigay ako ng comment. Bago pala mag-start, i-follow nyo na lang ako at i-share nyo lang ang video pag nagustuhan nyo to. Let's go! Okay, ang pangalan ng project natin ngayon is Limpid. Okay? So, para sa akin, top-up game. Okay? So, ano ba to? Bibili ka ng token ng LMP. So, meron MetaMask. Mag-swap ka doon. Pakita ko mamaya sa inyo. Then, LMP. Bibili ka ng NFT nila mismo, which is ito yung Pills. Tapos, pag in-stake mo siya, more or less, ang kikitahin mo daily na passive income is 6.6 US dollar dito sa blue pill. Tapos, ito naman yung green is 24. At saka, red pill is 66. Siyempre, yung NFT na to, mas mahal dito. Dahil mas malaki ang earnings niya. Gets nyo? So, syempre, kung ano tong yung mahal, syempre, yun yung mahal na earnings, mataas na earnings, ibig sabihin, mahal na NFT. Murang earnings sa day, murang NFT yan. Okay, LMP token is range ng 250 to 275 US dollar. Sa ngayon, ano ba tawag dito? 221 US dollar. Okay, so ganito. Una-una sa MetaMask, punta kayo sa MetaMask. Punta kayo sa MetaMask, i-coconnect nyo yung BUSD nyo dito sa website nila na DAPP, dapp.limpid.games.com. So, yung mga link naman dito na sa description box sa baba. Okay? So, ulitin ko lang ulit ha. Bibili kayo ng token, bibili kayo ng NFT, stake nyo yun, kukuha kayo ng reward. Okay? So, ganun lang kasimple. Ayan. So, i-coconnect nyo yung BUSD nyo, bibili kayo. For example, ito, 221. Kunyari, 221 BUSD. Tapos, magkakaroon kayo ng LMP. Ngayon, pag meron na kayo LMP, swap nyo lang. So, shop. Punta kayo sa shop. Pagpunta kayo sa shop, bibili kayo ng NFT na gusto nyo. So, ito naman yung 0.8 LMP. So, magkano yung 0.8 LMP? 2, 'di ba? Kanina ang presyo ng LMP is 221, 'di ba? So 221 times mo sa 0.8. So kumbaga sa BUSD ang presyo na 176 BUSD. So sa peso naman more or less mataas ang palit ngayon, 56.8. So mga 10k, in short, mga 10k. Okay, so meron 10k yan, bibili ka isang NFT. 0.8 LMP, ha? Tandaan natin ha, as of today, ha? 0.8 LMP is equivalent of 10k in a PHP natin. Ngayon, ang reward niya isang araw ay 0.024 LMP. Oh, okay, ROI daily niya naman is 3%. Ano ba itong 0.024 LMP? Diba ang puhunan natin 0.8? So, ganito mag-compute ha. 0.024 times mo sa 30. Yan ang ROI mo. So, kung puhunan mo is 0.8 LMP at 1 month ka naglaro nito, ang reward nito is 0.72. So, ang ROI nito more or less 30 to 35 days. More or less yan. Ngayon, ang lifespan nito 90 days lang. Pag after na 90 days, kailangan mo na mag-repair o bumili o ganun. Ngayon, kung nababaga lang ka sa ROI mo, pwede mong pabilisin. May paraan yan. Yun ang makulit dito at unique this part. Kailangan mong mag-boost. Gusto mo mag-boost? Ito gagawin mo. So, bibili ka ng 0.03 LMP. Tapos, yung bonus mo, 25%. So, duration ng 10 days. Yung ROI mo, bibilis. Yung reward na mabibigay sa'yo, bibilis. In short, top-up gate nga. Diba? Sabi ko, bumili ka ng token nila dito. Bumili ka ng NFT nila dito. Tapos, nag-boost ka ng gamot para bumilis yung ROI mo. Then, pag nasira naman, magre-repair ka. So, kung ma-ROI mo naman na to, edi okay na, di ba? So, ganun yan, guys. Okay? Merong gantong NFT games. Top-up games, staking games. Okay?
So ang comment ko naman dito, dapat meron kayong mga ibang profits sa ibang project. So nakatabi yan, mga worth of mga ano 200 USDT, mga ganun. Yun naman yung pang-try nyo sa mga ganito. So para sa akin, kung sasabihin mong 10 years project, 20 years project yan, parang alanganin. So sa akin, middle o short term. Pero yung middle o short term na yan, hindi ko masabi kung 1 day yan, o 1 week yan, o 1 month yan, o 2 months yan, o 6 months yan. Hindi ko masabi. Bakit? Depende yan sa trend ng followers nila at saka worldwide, ano kaya yung nangyayari worldwide sa kanila. So worldwide yan, for example ganyan worldwide, ano kaya trending ba o hindi. Ang masasabi ko dito, 19k followers nila, dati mga 8k followers lang, pa-trend yan sa Japan at saka sa mga English speaking country. So dito sa Pilipinas bago pa lang yan. For me, kung tumagal siya ng 1 month, 6 months, edi okay. So para sa akin, ano lang, mag-decide kayo. Kung ako lang, personal opinion ko to, hindi to kung anong advice sa investment, may experience lang. At ako kasi ganito, meron akong ibang profit sa ibang project, then kukunin ko yon as a puhunan ko. Then magta-try ako sa ganito, then magbubus ako para mabilis yung ROI, then pull out capital agad. Ito ang pinaka-importante, pull out capital agad. At pag maglalaro ka ng gantong game, wag yung buong kayamanan mo na, o ano lang, extra money mo lang ang pang susubok mo sa mga gantong game, guys. Kasi if you gonna say na, sabi ko nga kanina ba, hindi to pang 10 years, hindi to pang 20 years, hindi ko din sinasabi long term to, pwedeng short term to o middle term. Pag maganda yung trending sa buong mundo, it's a middle. Pag hindi, mawawala na next week. Di short term yon. Pero sa akin, yun nga, susubukan natin to. Susubukan natin to, then ibubus ko. Then pull out capital agad. Once na pull out capital mo na, panalo ka na dun sa project na yun. Bakit? Kasi wala ka ng puhunan na nilabas dun eh. Kumbaga, tubo na yan, tumutubo na lang. So, ganun siya, guys. So, enjoy this. Lahat naman ang kailangan yung link, ano ko na lang, i-copy-paste ko na lang sa description box below. So, yun lang. Na-review natin to, Binance Smart Chain. So, yan, iba-ibang klaseng NFT. So, ikikwento ko mga iba-ibang klaseng NFT. Pero, syempre, ang rules natin dito is pull out capital palagi. Okay, don't forget that. So, thank you very much for watching. And see you until the next. Bye!